Nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon ang dalawang bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Alamin natin ang taya ng panahon sa live report ni Russell Simorio. Russell! Si Jay, sa mga oras na ito, nakakaranas tayo ng mga pag-ambon sa may malaking bahagi ng Luzon dahil pa rin yan sa umiiral na habagat na pinalalakas pa ng dalawang bagyo na namataan ng pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Mula sa Maynila, dumayo pa sa Tondaligan Beach sa Dagupan City ang mga bisitang ito para maligo. Sinubukan rin nilang maglibot sa dagat, sakay ng bangka. Magandang tanawin sa pa, maganda. Na-miss mo yung lugar, na-miss ko eh. Kaya ligo tayo, sabi ko eh. Sinama ko na rin yung mga tropa. Pinag-iingat pa rin ng otoridad ang mga beachgoers sa paliligo dito sa Tondaligan Beach dahil sa posibleng pagtaas pa ng alon sa dagat na dulot ng banta ng sama ng panahon. Batay dito sa swimming hour policy na ipinapatupad dito sa Tondaligan Beach, 6 a.m. hanggang 5 p.m. lamang dapat pwedeng maligo ang mga beachgoers. Dalawang bagyo sa labas at loob ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ng pag-asa. Kabilang dito si Bagyong Fabian na nasa northeast ng Northern Luzon. O yun po yun, sa nasa karagatan itong si Tropical Storm Fabian. Asahan pa rin ito na kahit toldo na kasi lalakas pa yan kasi nasa karagatan siya. Asahan na lalakas pa ito. Pero sa kabila nito, walang dapat ikabahala mga Pangasinense, lalo na mga nakatira malapit sa mga kailugan dahil nasa below normal level pa ang lahat ng major river system sa probinsya. May napansin tayo na konting pag-angat lang siya pero masyadong minimal. Samantala, 24/7 ding nakatutok ang PDRRMO satellite offices na itinayo sa eastern at western Pangasinan para sa agarang pagresponde sa oras ng kalamidad. Si Jay, mabagal ang kilos ng bagyong Fabian na nasa 15 kilometers per hour pero napanatili nito ang kanyang lakas na umaabot sa 95 kilometers per hour at bugso na umaabot naman sa 115 kilometers per hour. Kung hindi magbabago ang direksyon ng bagyong Fabian, inaasahan na lalabas na ito sa PAR bukas ng gabi. Samantala, wala namang nakataas na gale warning sa mga seaboard ng North Central Luzon pero pinag-iingat pa rin lalo na yung mga may maliliit na sasakyang pandagat. Si Jay. Maraming salamat, Russell Simorio.